Tinalakay ng Department of Finance at Bureau of Internal Revenue ang 11 bodega sa Bulacan na hindi raw nakarehistro. Sa isa sa mga bodega, nabisto ang libo-libong sako ng imported na bigas. Umaksyon si Justine Punsalang. Sa pilit ang binuksan ng mga taga-Department of Finance at Bureau of Internal Revenue ang 11 warehouse sa Giginto, Bulacan. Isa sa mga bodega ay may lamang mga Chinese products na di pangkaraniwang nakikita sa merkado ng Pilipinas. Mayroon ding mga liquid detergent at powdered milk. Sa ilang warehouse naman, nakita ang mga mais at corn flour. Ayon sa BIR, pansamantalang ipinasara ang mga warehouse dahil hindi ito rehistrado. Ayaw nilang magbayad ng buwis, kaya ayaw nilang irehistro para lumaki yung kita nila. Kabilang sa mga isinara ang bodegang ito, dito raw ibinabagsak ang iba't ibang produktong ibinebenta sa online shop. We have also to tax the digital economy. Kasi ang nangyayari, di po ba, lahat ng mga mag-online lang tayo, mag-order tayo, anything we can order and then i-deliver. Tapos yung resibo noon, wala na, hindi na nagbabayad ng buwis. Pero ang mas nakakagulat ay ang 5 mga warehouse na may lamang libo-libong sako ng imported na bigas. Ang 2 kumpanyang nagrerenta ng 5 warehouse dito sa Giginto, Bulacan ay pawang mga logistics company. Ibig sabihin sila ang nagde-deliver ng mga produkto mula sa supplier papunta sa merkado. Ang problema, libo-libong sako ng imported na bigas mula sa Vietnam at Myanmar ang laman ng mga warehouse. Kaya naman muling mag-iimbestiga ang BIR sa 2 kumpanya para malaman kung illegally imported ba ang mga bigas. Marso pa lang daw, under surveillance na ang nasabing warehouse. Kung hindi ka nakarehistro, labag yon sa batas ng BIR and then titingnan din namin kung vinayulate nila ang importation documents. Kung wala, then we will consider it as smuggled. Sabi ng BIR, pwedeng makabalik sa normal na operasyon ang mga warehouse kapag nakapagbayad na sila ng kaukulang tax at naideklara na nila ang paggamit ng mga bodega sa compound. Umaaksyon, Justine Punsalang, News 5.